Ang isang tinatanong namin sa mga sales girl namin, sino ang boss sa Alvarez Bake Shop? Yung mga malalaman mo kung sino yung baguhan, sasabihin kami. Pero yung mga datihan na na-train namin, ang boss sa Alvarez Bake Shop, customer. Walang customer, walang bake shop. That is basic of business. Nag-umpisa rin sa father niya, February. Ngayon, nung matanda na, nangayang hirapan na, binenta sa amin ng rhino. Kasi sabi niya, hindi naman niya pwedeng ibigay dahil dito sila magkakapatid. Eh, siya lang ang nakaka-intindi ng tungkol sa baking. Kasi nung mag-aral siya ng college sa Women's, una, kumuha siya ng AB Home Economics. Sa course na yon may baking and pastry arts. After 2 years, tuloy niya sa BSHE. Kanya siya naging teacher. Eh, noong 78, binenta nga sa ang Dying Right, tinuloy na namin. Officially, sinaregister namin na business namin noong 79. Before, walang bake shop. Magmula Alabang hanggang Kalamba. Sa Kalamba meron. Pinibigan ko rin ang may-ari. So, ang mga okasyon, birthday, kung ano man, puto. Ang sikat na puto niya. Yun lang ibang may can afford, nagbibu, yung mga kilala dito sa Manila, galing ng mga kay. Mag-umpisa kami sa San Pedro, siyempre, pag may umu-order, pinipila pa niyo order slip. Kasi noong araw, hindi consistent na isa ng kuryente. So, kinukuha namin ng telephone number, contact number, wala pa cellphone noon. Kasi kung halimbawa, nag-brown out, tatawagan namin. Kung hindi magagawa, dahil wala kuryente. O, maatraso yung ano, ganun-ganun. O, later on, nag-ano kami ng generator. Dahil hindi sigurado eh. At the same time, yung nire-record yung order, hindi nalalaman namin kung taga saan. Lumalabas, ang pinakamaraming umu-order, more than 50% ay mga taga Binyang. So logically, kung magtatayo kami ng another branch, dapat Binyang. So naghanap ako mga pupwestuhan ko sa Binyang. Yung mga bahay, uupahan, sabi ko kung pwedeng upahan namin yung ibaba. Yung palang lumambahin, ang laki pala ng kumpang niya. Binigay sa amin nung may-ari yung katabi ng lupa. Yun ngayon ang kinakatayuan ng bake shop. We opened that 81 from that time. Yung dalawa na yun, sumunod, 84, may nag-alok sa Alabang. Sa may intersection papunta sa dagat. After that, nagkataon na noong 91, meron akong nabili yung lupa sa Santa Rosa. Dahil kaibigan ko yung nag-alok, hindi pinagbigyan ko na bili ko. Hindi ko alam na lupa pala ng munisipyo na gagawing munisipyo. Kanya yung Alabang, inilipat namin, equipment, lahat, tao sa Santa Rosa. Pero ang dami kong imbitasyon. Dala, kaibigan, kasi Rotarian ako. Kanya lang eh, may edad na ka. Marami kasi kami product. Simula sa bread, cookies, tapos sa cake. Tama ko mas gusto ko yung sa cake. E di, nag-display na kami ng mga iba't ibang okasyong cake, ganyan. Tapos tuloy-tuloy na, kasama na yon, kasi part lang nung bake shop namin, yung merong lahat ng klase ng tinapay, mga cakes sa mga special occasions, wedding, anniversary, birthday, ganyan. Doon na nagsimula yun. Pero usually,
ang binibili namin, the best in the market. Ang isang popular sa amin na dinadayo, although yung bread common yun, sanay na mga tao magmula sa pandesal. Gusto ng mga tao pandesal namin dahil hindi daw madaling tumigas. Pero ang pinaka-anong item namin, yung egg pie, wala daw katulad. Na-try nyo ba yun? Kasi nga, merong mga katulad ng mga taga rito. Ibigan ko, pumunta sa San Pedro, bumibili ng egg pie. Pagdating sa San Pedro, ubos na. Tumawag sa akin, pare Edsa, tulungan mo naman ako. Bakit? Kailangan ko ng 4 na egg pie. Oh, asan ka? Ano San Pedro? Wala na rito. O sige, ako, check-checkin ko ang Binyang. Tapos tatawaga, o meron sa Binyang. Pinuntahan niya sa Binyang. Nakuha niya, tuwan-tuwa siya. Yun pala, papadala sa anak sa Singapore. So, ganun ang mga instances. Quality, kasi nga, katulad ng egg pie namin, yun ang pinakamahal na milk in the market. Maraming milk, karaniwan ay galing sa Australia. Pero yung ginagamit namin sa egg pie, hindi galing sa Australia yun. Confidential yung kung saan galing. Kaya naman sa tanong mo kung paano tumuloy na gano'n, kasi kami yung may bread, nasa side ng bread, pagkatapos sa side ng cakes din. Full line kami. Full line. Hmm. O ayun, alam namin na hindi kami dapat na tumaas na gano'n. Una, naandito ka sa probinsya, hindi ka naman pwede yung price ng mga product ko eh. Tataas pa. Hanggat may tubo, sige. Hanggat may kaunting tubo. May training ang tao na ilalagay namin doon. No, sinasabi ko lang, kung natuto ang isa, huwag magdadamot na i-share yung natutunan niya doon sa ibang mga kasama. Bagaman tinrain mo yun, siyempre, yung naturuan mo na, kailangan, totoo ka naman niya yung susunod. Ganun lang. Ang katulad ngayon, meron akong tatlong bibigyan ng recognition tsaka parang pakonsuelo. 30 years service. Merong isang 40, merong isang 45. Yung iba naman din naman sa amin nag-umpisa. Iba naman eh, inabot na ng retirement. Meron ng Bake Mac, merong nagkaroon ng dine-in. Ngayon lang na-stop doon ng COVID. Well, inalis namin yung dine-in. Kasi binawal din eh, tsaka delikado, at tsaka masyadong expensive dahil lahat ng gagamitin, throwaway. So, tapos nilagyan namin na plastic protection. Pero siyempre, apektado. Although, nagpapasalamat ang mga tao, may hanap buhay sila kahit papano. Naman, pag inakala kong ano, may iba naman kami ginagawa din eh, sa alaman. Parang ganon. Kesa mawala ng trabaho ang tao, alam naman na sitwasyon nila. May isa pang pangyayari, undoy, ang tubig, hanggang dito, namamangka. Pero ang ginawa ko, basumakay ako ng bangka, pamangkin ko yung ano, at may mga tinapay ako, nagbibigay ako ng tinapay. Sa mga bahay na abot. Pagkating ako doon sa may bangka. Kasi yun lang yung pagkakataon na makikita mo kung ano kalagayan ng mga kabaryo mga gano'n na ang bahay ay nakalubog sa tubig. Nahagisa nila sa bintana, nakalagay sa plastic, yung mga pandesal. Kasi makikita mo, sa edad ko, naranasan namin yung gano'ng mabaha, awa ng Diyos, yung undoy lamang. Ngayon, lagpas tuhod yun ah. Pero hindi naman naapektuhan yung aming mga bake shop. Ito lang lugar na tinitigilan namin. Ang pinakamatindi, nung mamatay si Ninoy, lahat apektado. Unang-una, naging stricto ang ibang countries. At the same time, bumagsak ang dollar reserve ng Philippines noon kasi naapektuhan ng trade. So there was a time na halos walang harina. Dahil walang pambili ang Philippines. Mabuti na lang katulad ng Japan. Ang Japan, walang taniman. Wala silang wheat farm.
Pero nagbigay sa atin ng finished product ng arena. Ang Australia din nagbigay. So may mga countries na nagbigay dahil down na down tayo noon. So para bang at that time, eh, isang kahig isang tuka. Minsan meron, minsan wala. Kami, magmula tumira kami dito, 87. Ito na papunta sa amin. Pagka magpapasko, ang dami-dami nangangaruling. Siyempre, alam nila yung Alvarez Bake Shop sa bayan. So, in-announce ko na hindi kami mag-i-entertain ng caroling. Kasi, aba, hindi na makakatulog ang mga katulong, pati kami. Timbre. So, ginawa namin lahat ng mga bata papapasukin. Poform ng line dyan. Palabas, inaabutan ni Mrs. May kasamang tarts. Pag Pasko, ginagawa namin yan. Ano yun? Average noon eh mga 450 to more than 500. Ano, bali, nung tumira kami dito, kung 33 years na kami dito nakatira, ganun namin ginagawa taon-taon. Hindi kami nalitan. Maliban siguro ngayon pa lang. Kakaanungkot dahil parang yung iba, matanggagin na sa kanila yung naabutan mo, miski ano, masabing namasko. Kaya papasok sa negosyo, kailangan may alam ka sa pinasok mo. Hindi ka papasok ng negosyo na may puhunan ka lang. Kung marunong ka, hindi pwedeng magluko sa iyo tao dahil ikaw ang marunong. Tinuruan mo sila eh. Parang ganon. At saka asipag. Talagang pagmamahal doon sa ano mo, negosyo mo. Yun lang. Ang lagi kong sinasabi, pag magtatayo ka ng business, personal observation ko, ang karaniwan, common mistake na nagtatayo ng business, ang itinatayo nilang business, yung gusto nila. Kanya ang tinatanong ko, bakit ikaw ba bibili doon sa business mo? Ang alam ko, kanya ang tao nagtatayo ng business para doon sa possible customers. So, hindi ikaw yun. Therefore, hanapin mo kung ano kailangan ng tao. Hindi yung kailangan mo. Ngayon, isa location. Pwede kang mag-locate sa mall. Maganda sa mall. Although mahal ang bayad doon. Pero, kung ang business na itatayo mo for household consumption o ano, pinakamaganda doon sa mga entrance ng mga subdivision. Kung nasaan ang mga tricycle. Kasi yung mga tao, hindi na yung misang para gumising ng kaaga-aga, magbihis. Tapos bibili lang ng pang-almusal. O bibili ng kung ano, dilata o ano, o kape. Usually yung mga tao, yung pag-uwi, bibili na ta sabay-sakay sa tricycle. So, yun ang sa tingin ko magandang location. Depende kung ano itatayo mo. Eh kung puro alas at mamahalin, di mo itatayo yun doon sa kanto. Baka kinabukasan wala ng laman yung pwesto mo. Baka yun ang dapat sa mall. Tapos, ang isang nagiging problema ng mga may negosyo, yung delegation. Kasi ang daming negosyo, yung may-ari, siya ang nakapwesto. Siya ang namimili. Siya lahat. Tapos pagka umattend ng kasalan, yung pamangkin, sarado pwesto. May namatay na kamag-anak, sarado pwesto. Kasi walang delegation. Hindi po pwede yun. So, importante yung delegation. Dapat matuto kang mag-establish ng management team. Pero always, sa akin, yung need ng community.